Hola mga Lods! For today's video, ito na yung papunta na kami ng La Union. Pababa na kami galing sa Baguio. Yan si Levi, friend namin dito sa La Union, aka Am-Am. Hindi ko alam ang pinagsasabi niya, basta alam ko may sugat yung daliri niya. So dito kami nagstay sa La Union sa Shore Break. Pero hindi ko mare-recommend, ewan ko ba, dahil sa dami ng rules nila. Pero maganda, maganda tong area na to. Maganda yung hostel. Pero malayo nga lang sa dagat, kailangan mo pa tumawid. Hindi ko lang bet yung mga rules nila, like bawal magpasok ng pagkain at drinks. Though talaga naman bawal talaga, pero kapag alanganing oras, lalong-lalo na maaga kami nagigising, tapos wala pa silang maibenta sa amin, paano kami iinom, paano kami kakain, kailangan pa namin lumabas. And this time, meron kaming kasama na senior citizen na masama pakiramdam. Ay nako, basta hindi ko ito mare-recommend sa inyo, pero okay itong hostel na to para sa pamilya. Pero, di na ako babalik dito. Yes, this is my honest review. At pero, maganda yung ano nila, yung CR nila. Ayan, yan yung CR nila. At, ang importante dito, para sa amin, merong bidet. May bidet. Okay, so umalis na nga kami doon. At kumain kami dito sa Kabsat. Dito kami nag-dinner. Masarap dito. Tsaka, ang ganda ng view dito. Ang ganda ng venue. Kasi, tabing dagat. Ayan si Levi, asawa ni Pichiko. Siyempre kasama si Marisa, si Jack, at si Nanay. Kapintuhan sila. At ito si Pichiko, isa pa namin friend. Okay, so ito mga pagkain sa Kabsat. Masarap yun. Aligi. Na shrimp. Malalaki. Dinakdakan. May beef steak. Then sisig. Nakaka-enjoy. So, ayan. Mas maganda dito kapag umaga. Ayan. Pwede kayo mag-chill-chill doon. Then, kinamagana naman dito kami nag-almusal sa Silong. Ayan. Dahil nga maaga kami, hindi kami makapag-almusal doon sa Shore Break. Dahil wala pa po pwede mag-serve. Dito na lang kami kumain. Then, after nun, magpunta kami ng dagat. Bawal lumihin dito. Please lang. So, konting lakad, ito na yung mula sa Shore Break, kailangan pa namin maglakad talaga papunta dun sa dagat. Kasi akala namin, as in, tabi lang siya din ng dagat, hindi pala. Bueno, ito na yung gate papunta ng dagat. So, yun mga lods, yung napansin nyo, napakalakas ng alon, mga lods. Yan ang dagat dito sa San Fernando, La Union. Ito yung surfing capital yata ng La Union. Kung makikita nyo sa likod, grabe nakakatakot yung alon. Bakit yata mag-surf nung time natin eh. Kasi sobrang lakas ng alon. Maaga pa to. Maganda pumunta dito pag maaga, maaga pa. And then, perfect yung taho na to. Lalo ng ganitong oras, tapos nasa tapat ka ng dagat. Sarap. Classic. Iba pa rin talaga yung lasa ng classic na taho. The best. Yan ang view nyo habang kumakain kayo ng taho. Nice. Nagpunta rin kami talaga ng La Union para malibang si Nanay. Pero ito yung area na to. Dito yung spot na pinicturan ko sila ni Tatay. May papakita ko sa inyo yung bato na yun. Next time sa ganito, tapat ng dagat mismo, masarap mag-check-in. Sa susunod na babalik kami dito. Yan, so mga gusto mag-surf, pwede kami mag-surf dito. Yan ang view ng San Fernando lang. Ayan yung dagat na, ayan bato na yan. Diyan ko pinicturan si Nanay at si Tatay nun. Ayan, kaya ginawa ko yung photo nun. Ginaya ko yung nakaupo si Tatay dyan. Ayan. Sana naging si Nanay dito. Nag-swimming siya dyan eh. Hindi ko lang nakuna ng video. Enjoy si Jack ha. So ito na nga, pumunta na kami somewhere at sumakay kami ng tricycle. Tagal namin hindi nakasakay ng tricycle. Iba pa rin talaga sa Pilipinas, no? Then one night lang kami dito, umuwi na rin kami pabalik ng Manila. So yun mga lods yung mga naging ganap namin sa La Union. Bueno, maraming salamat for watching. Hasta luego mga lods. Ciao!